Nung gabing pinatay si Edward Lamoste, Mr. Montesillo, nasaan ka? Nandun po ako sa ancestral house namin sa Bulacan. Kasama ko po ang mama ko at saka yung driver natin. Yung nurse ng mama kong magpapatunay na doon ako ng buong gabi. Paano mo nalaman kung anong nangyari kay Mr. Lamoste? Ano ba yung pagkain ni mama? Tubig. Huwag mong kalimutan magdala ng tubig sa kanyari. Nasaan si Leo daw nagtago sa Edward? Nakaposisyon ng tao ko. Mr. Montesillo. Tinawagan po ako ni Jean. Siya nagbalita sa akin kung ano nangyari. Jacob, it's Edward. He's been shot. Somebody shot him. I'm at the hospital. I'm at the hospital now. Jacob, I don't know what to do. Hindi ko makakalimutan ang gabi na yun at kung anong pinag-usapan namin. Hanggang ngayon, I still remember her voice. Well, with your testimony, naipalabas mong erratic, paranoid, and suicidal si Edward Lamoste, na hindi siya nakikinig sa anumang rason o paliwanag. And most importantly, that he was willing to die. Either through his own doing or someone else's. Ano pong ibig niyong sabihin, Atty? This has always been their strategy, Sonya. Noon pa man, natutunogan na namin yan eh. Ang balak nilang palabasin dahil sa suicidal tendencies ni Mr. Lamoste, handa siyang mamatay para sa insurance money at handa siyang mag-hire ng isang hired killer gaya ni Dindo para gawin yung aktong pagpatay. Hindi yan gagawin ng daddy ko. But the judge doesn't know that, Anna. Pwede nilang gawin yun, attorney. Ibig sabihin may chance ang makalabas si Jacob sa kulungan? Malaki ang possibility, Jacob. If we play our cards right. How so? Pag naipalabas nating nag-hire ng killer si Edward para makuha ng asawa niyang insurance money, magkakaroon ng duda ang judge sa guilt mo. Well, it would be close to impossible na mahatulang ka ng guilty beyond reasonable doubt. Hindi pwede mangyari to, attorney. Ginawa na natin lahat para makulong si Jacob. Don't panic just yet. Hindi pa tapos ang laban. Ba't pa tayo nandito? Dahil gusto ko makiusap sa'yo, Jacob. Nakikiusap ako sa'yo. Aminin mo na lang lahat ng mga kasalanan mo sa korte. How dare you, Papa? Get out. Get out now. Umalis na kayo. Umalis na kayo, sabi. Or else what? Ipalilikpit mo rin ako? Tulad na ginawa mo kay Edward? Jacob, alam ko na lahat ng totoo. Nagagalit sa akin to si Nessie. Huwag mo ko sa'yo, Meng. Huwag mo na ako isali dyan, ha? Diyos ko yan naman eh. O, tingnan mo yung text ko sa kanya, 801. Nag-text ako. Oo, nag-text ka ng 801. Pero yung tanong, anong oras ka dumating dito? Di ba alas 7? Kasi may ginawa pa ako, nagbihis pa ako, naligo pa ako, kumain pa. Hindi yun yung point ko eh. Alam mo naman, nag-aalala ako sa tuwing lumalabas ka. Ano? Kuya, bakit? Labas kayong dalawa. Ang talino yung dalawa. Salamat. Ha? Pamunta! Basta, salamat! Salamat saan? Mr. Montesillo, alam niyo ba yung kasabihang the devil is in the details? Yes. But I prefer the old saying that God is in the details. Maaari niyo bang ipaalala sa amin kung paano niyo nalaman yung nangyari kay Mr. Lamoste? Gaya na sinabi ko, tinawa
umaga naman ni Jay. Mga bandang anong oras po ito? I don't know. Past 7? 7? 7:10? 20? 30? Can you please be more specific? I can't remember. Okay. Yaya! Yaya, watch this, oh! Pero naalala niyo naman siguro yung pinag-usapan niyo ni Jean Lamoste. Nung gabi nga. She was in a state of panic. Iyak siya na iyak. Sinabi niya sa akin, nabaril si Edward. Kaya nag-alala din ako. Naalala niyo rin ba yung eksaktong sinabi niyo kay Jean Lamoste? Tinanong ko lang siya how Edward was doing. Sinabi sa kanya na pupuntahan ko siya sa ospital para damayan siya. Yun lang ba talaga yun, Mr. Montesillo? Ipapaalala ko lang sa inyo na nangako kayong magsasabi kayo ng totoo. So I'm asking you, ano ang eksaktong sinabi niyo kay Jean Lamoste? Objection! Asked and answered! How do you expect someone na maalala niya every single detail in a conversation na nangyari more than a decade ago? Well, Your Honor, according to Mr. Montesillo, and I quote, hindi ko makakalimutan yung gabing yon at yung conversation namin. Even now, I can still hear her voice. Overruled. I want to see where this is going. But let's cut to the chase, attorney. Tinawagan ko si Jacob para sabihin sa kanya ang nangyari kay Edward. Tinanong niya ako, is he still alive? That last question just got me so curious. Bakit nga ba ganun ang tanong niya? Is he still alive? Meron ba kayong personal knowledge tungkol sa nangyari kay Mr. Lamoste? Objection! Question has no basis in facts! Question withdrawn. Mr. Montesillo, ang sabi niyo ng gabi niyo, nasa Bulacan kayo, tama ba? Correct. So nung tinawagan kayo ni Jean Lamoste, agad-agad kayong pumunta ng ospital. Mga bandang anong oras kayo dumating doon? Between 10:30 to 11, traffic yung gabi na yun eh. Dinaanan ko pa si Ana. Ang pinadala niyo kay Jean ng Tisilio. I'm on my way. Don't worry, Jean. Maybe in some way, alam na ni Edward ang mangyayari sa kanya. Kaya nagpunta siya sa puntod para magpaalam sa parents niya. Maaaring naman sabihin sa amin kung anong oras niyo pinadala yung mensahe niya. 8:32 p.m. So, pinadala niyo yung mensahe niya habang papunta na kayo kay Jean Montesillo. I was worried about Jean. She was going through something. At hindi ko alam na krimen na rin pala ngayon ang dumamay sa isang minamahal na kaibigan. Hindi naman, Mr. Montesillo. Pero makapagtataka lang. Bukod sa mga polis, wala naman nakakaalam kung saan pumunta si Mr. Lamoste. Maski ang sarili niyang asawa. At 8:32 p.m. Hindi pa public knowledge ang bawat detaling nangyari sa kanya. Kung saan, kung sino at saan siya nabaril.
Kahit media nga, wala pa nalalabas eh. Pero kayo, Mr. Montesillo, alam nyo na sa puntod siyang na pa rin. Nagawa niyo po magtanong. Is he still alive? Sabi ko naman sa inyo, Mr. Montesillo, the devil is in the details. Ay, pero na, ang hindi ko lang maintindihan, bakit ngayon lang lumabas to? Nice. Dami-dami kasi ng documents na binabasa namin. Hindi na nakapagtataka na natapunan na lahat ng yun. Pero alam mo, Paco, buti na lang talaga matyaga ka. Inisa-isa mo talaga lahat dahil kung hindi, baka hindi mo na-corner si Chico. Tori ni Malanta. May gusto kong kumausap sa inyo. Can you just schedule it with my secretary? We're in the middle of something. Attorney, trust me, you'd want to take this meeting. Are you kidding me? Titistigo si Papa laban sa akin? From what I've heard, balak ni na Atty. Vega na i-present ang papa mo as possible witness. Eh, paano na-convince ni Atty. Vega si papa? Well, according to my sources, ang papa mo ang kusang lumapit at nag-present ka sa kanila. What? So I just need to sign this at hindi na ako kailangan dumitaw sa korte. First step lang po yan, Mr. Montesillo. From here kami na po bahala. But if it were up to me, gusto ko sana na isa lang kayo sa witness stand para ma-cross-examine kayo ng defense. So we're keeping our fingers crossed na pumayag si Judge Tortuga na mag-testify kayo sa court. Masama ang loob natin sa isa't isa. And I know we don't see eye to eye on a lot of things. And hindi ko kakakalain na maabot sa ganito. But please, Papa, nakikiusap ako sa inyo. Don't do this to me. Pag humarap kayo sa korte laban sa akin, sa sarili niyong anak, para niyo na rin ako hinatulan ng kamatayan. Please, Papa. Patawarin mo ko, anak. I forgive you, Papa. Pero kailangan niyo bawiin ang testigo niyo. I'll say anything, do anything that you ask me. Please, Papa. Mahigit isang taon ko nang hawak ang kasong ito. And I have to say, even to this day, nagugulat pa rin ako sa narinig ko. Wala na ba talagang katapusan ito? Well, we trust your judgment, Your Honor. Gaya po ninyo, we also want to get to the bottom of this as quick as possible. Pero sana po, huwag na nating patagalin ang paghihirap ng lahat ng involved dito. Well, I'm glad you agree with me, Attorney. Because I'm going to allow Don Miguel Montesillo to testify. Ito lang hinihiling ko sa inyo. Kung talagang sincere kayo na itama ang lahat na nangyari sa atin, pagbibigyan niyong pakiusap ko sa inyo. Papa, please. Isa lang hilig ko sa iyo, anak. Surrender. Admit your guilt. You're impossible! You're impossible, Papa! I'm just trying to protect you. Nagiging self-destructive ka na. Para kang bomba na handa nang sumabog. Pinapatay mo ang lahat ng mga sa paligid mo, including yourself. Hindi ako makapapayag na mangyari yun. You've taken enough lives already.
Now is the time to set things aright. Para sa iyo at sa iyong mama. Traitor ka sa sarili mo, anak! Guards! Traitor ka! Guards! Attorney Alipio! Traitor ka! Trainee! Magkita na lang tayo sa korte, Mr. Montesillo. Kahit kailan, hindi niyo ako tinuring, anak! Kahit kailan! Walang tama.